And welcome back to another review. So, ayan, alam naman natin na ang mga local brands ay ayaw nila sa... Aliwanag. Sorry guys, ha? Sa Natural Light kasi ako nagfi-film. So, ayun na nga guys, kasi sa Natural Light ako nagfi-film. Sino nagpapolo ako sa inyo? Ang daming sumagot na, Ate May, mag-Natural Light ka para mas kita. Although, maganda rin talaga ang studio light guys, kasi mas stable yung colors and all. Unlike nito, di ba, nakita nyo kanina lumiwanag. So, yeah, we are back with another product review. And just recently is na-receive ko itong PR kit ng Everbilena. Nakita ko pala yung post nila sa Instagram para may idea na kagad ako kung anong product siya. And true enough mga kabesi, tamang-tama talaga yung hula ko dahil Everbilena released a new product. So they sent me this PR kit. I know besh, I know, pares tayo nang naiisip. So Everbilena Advanced released their new product which is si Power Paint. It comes in 4 shades. I must say na first impression, maganda yung shade selection. The packaging looks like Glossier. Pero yung tube ng ganito ngayon ha, yung tube ng Glossier is different from this one kasi Glossier has yung parang may pagka-aluminum, yung natutupi. Parang toothpaste, yung mga sinunang toothpaste. Ito naman is tube na plastic. So, sobrang common na talaga ngayon yung ganitong packaging, yung mga tube na ganyan. And it comes with a box. See-through yung harap and then merong print sa likod. So, according sa info sheet nila, this one retails for 199 pesos. And what's interesting is that this one contains 11 grams of product. Marami siyang laman, guys. As compared to others na around 8 to 10 ml. Kaya pansinin nyo, mas mataba din siya. So, like I said earlier, guys, sobrang common na nung packaging na to. So, ito yung kay EB. So, ang mapapag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 pap
mahaba itong tube ng Everbella na Advance than the rest of this. Pero sa cap niya, like I said, it's a very common cap na like everybody's using this cap. So this is how the packaging looks like sa malapitan. So it's power paint, multi-use color cream. And at the back, you can see dito yung mga details like it's paraben free, good for 24 months, it's cruelty free, and it is also vegan. Sobrang hilig ko guys sa multi-use kasi nga naman antipid gamitin. I have here my bare face. Ayan, hindi pa ako nag-a-apply ng anything kasi I want to show you how this product is gonna look like on bare skin. And then after nito, mamaya is mag-a-apply ako ng makeup base and we will see how blendable it is under and on top of powder. So mga kabesi, is watch muna natin sila isa-isa. So one con that I see lang sa packaging nito is that medyo mahirap siyang kontrolin kasi nga, ayan, squeeze tube siya. So maparami ng kuha mo, hindi mo na siya maibabalik sa loob. Kailangan talaga maingat na maingat ka lang. Yeah. Buti na lang dito, hindi siya runny. Kasi may mga ganito na ang runny. So, kumuha lang ako ngayon, guys, ng one dot. Oh my gosh, look at that pigment. This one is in the shade Sangria. Okay, so this one is Sangria. So, si Sangria, guys, it's more of warm red siya na pigment. Ayan. Medyo may pagka-mousse na liquid matte lipstick yung feels niya. Although, guys, the color of the packaging does not correspond to the shade talaga. Kasi tingnan nyo, dito may pagka-mauvey nude pink siya. Dito is medyo more on the red tone. Oh, parang si chiffon pa yung mas pink than the other one. So kailangan ko kumuha ng mas marami ng konti. Chiffon is more on the pink side. If you're gonna ask me if Ate May, same ba siya formula ng Vice? No, it's really far from the formula of Vice. Vice Cosmetics is like glossy formula, like it's dewy. And medyo may pagka-glowy yung finish. This one is matte. So ito siya yung chiffon. Chiffon is more on muted pink. And I think parang mas bagay yung packaging ni Sangria here. I mean, it's closer. Diba? So, si chiffon, maganda to if you love pink. Next, let's go to amber. Amber is the peach or the orange tone. Nagwa-one dot lang guys yung kinukuha ko. I tried my best not to be very consistent. So, amber reminds me of something autumn. Pero, instead of brown, mas naglilin siya on the peach tone. I mean, look at that. So, this is amber. Maganda actually si amber. Gusto ko yung shade na to. Kasi it's not bright tangerine or bright orange. May naglilin siya sa pagka-warm yung pagka-orange niya. And the last shade that we have here is scarlet, which is the deepest shade. Feeling ko may pagka-ruby red to. Pero alam nyo, ang maganda naman sa kanya, since hindi runny yung formula niya, kahit na nakaganitong tube ka, medyo may control ka pa din sa kanya. It's ruby red, guys. So, if you love cool tone red, may mga blue tone na red, this is it. If you are looking for warm, si Sangria. But if you are looking for cool tone red, definitely go for Scarlet. And look at that pigment. One dot lang yun, sis. Feeling ko maraming Dimethicone to. Nasa bandang unahan na ingredient niya si Dimethicone. Kaya parang naalala ko yung primer na formula sa kanya. This is like primer, guys, na nilagyan ng pigment. Ganun yung itsura niya. Pero the good thing here is that, kunyari, ayan na siya sa dulo, diba? Kaya mo pa rin siyang i-blend. Sana sa face, ganun din. Like, look at that. Kaya ko siyang i-blend hanggang dito. See that? So, ayan guys, yung swatch sa malapitan. So,
We have Sangria, we have Chiffon, Amber, and Scarlet. Kung ang tatanungin nyo, ang gusto kong shade is yung second and third shade. Kailan nyo naman kasi sa Mayora, hindi ako mahilig guys sa mga mapupulang shade. Pero alam nyo ha, to start, ang gaganda ng shade, first three actually is very wearable. And the shade Scarlet is actually nice for gradient lip. Although, it's not as transfer proof kasi, tingnan nyo ha, eto, malinis yung daliri kong to. Kunin ko yung product na una. And may pigment pa rin na sumasama. Hindi siya like fully nagsiset into matte. Para talaga siyang primer. It's like primer with pigment. Ganun siya. So, I think kaya rin super blendable siya. But, yeah. Shade range is nice. This is makeup wipes from Pure Derm. And, ano to? Oh my gosh. Sis, ayaw matanggal. Ano to? I think you could see naman na nag-stain talaga siya. Pero I don't advise na magkuskusan tayo dito dahil baka ma-irritate yung skin nyo. So for the cheeks muna natin siya ititest. Itong dalawa yung shade na parang medyo magkapamilya, si Sangria tsaka si Chiffon. Ito yung gagamitin ko for my cheeks on top and under powder. And for now, ang gagamitin ko naman ay si Scarlet at saka si Amber para makita nyo rin yung itsura niya on the cheeks. So first shade that I will use is si Amber and then I'm just gonna get like a really small dot. So, wow. But don't worry, i-blend natin yan. So far, I like the blendability of this one. Actually, pwede mo rin gamitin to ng sponge. Medyo dry yung skin ko sa cheeks ngayon, kaya feeling ko mas mabilis siyang nag-set. Pansin ko lang sa kanya, guys, ha? Since marami nga siyang Dimethicon, and may mga hair ako sa aking skin, alam niyo, parang medyo sumiksik siya doon. So, if you're gonna use it on your skin lang talaga, I think mas maganda kung walang hair. Kasi ayun nga, medyo sumisiksik siya dahil nga parang primer talaga yung texture niya. May mga colored spheres niya, yung parang feeling nyo, akala nyo bubuo. Pero guys, pigment yon, it helps blend. Kaya pag in-apply nyo, feeling nyo parang halaban may mga bubuo. No guys, this one helps para mas ma-blend yun ng mas malayo yung pigment. So this one kasi, yun yung problem. Dahil nga may mga hair ako sa mukha, nagsiksik siya dun sa ibang parts. So, I think, mas magugustuhan ko to kapag on top siya ng makeup base. But the shade Amber is nice for that burnt orange sun-kissed look. Parang pag mga magbe-beach ka, ganon, parang perfect siya for that. By the way, ha, kaya feeling nyo ang pula-pula ng cheeks ko kasi na-emphasize dahil sobrang dami kong veins. So, eto guys yung itsura niya ni Amber sa natural light. Maganda yung Amber, parang talagang sun-kissed ka lang. Now, let's proceed with Scarlet. Dito ako nakabahan. Ewan ko may mga gumagamit bang ganitong shade na bang blush. I'm not quite sure lang. It's not my shade. I think this is just a proof, guys, na kung gaano siya ka-pigmented. And, yeah. Medyo yun lang yung nakita kong problem sa kanya. I think you could see parang medyo nagsiksik siya, di ba? Yeah, that's because of the primer feels nga niya na may ng Dimethicon na parang sumiksik siya sa loob. So, for me lang naman, I mean, so far, feeling ko mas magugustuhan ko to pag on top of a makeup base kasi right now, pag nilapit nyo siya, para siyang nagsiksikan siya sa pores ko. Which is actually the purpose of a primer, di ba? Para smoother yung application ng makeup. But for this one, since may pigment siya, ayan, kitang-kita na medyo sumiksik nga siya. Don't think I will use this na on its own. I think I would prefer using this on top of a foundation or a BB cream. Hindi ko na siya pala ma-blend. Parang hanggang doon ko na lang siyang extend na blend. Pigment! Walang patumpik-tumpik, guys. Pigment nito is really amazing. Okay, mga kabesis. So, ngayon, I'm just gonna apply a makeup base. Nawala na ang ating mga kabakasan dyan. So, we will be applying it now on top of makeup base. Pero yung isa, guys, is under powder. Yung isa is on top of powder. So, under powder, guys, I will be using the shade Chiffon. And I'm just gonna apply it here. Since merong, kumbaga, merong moisture yung makeup base na ginamit natin. Unless you use powder matte finish, ha. Ang dali-dali niyang i-blend. Sobrang seamless. Yung mga edges is kayang-kaya mawala agad. And this is what I like. Kasi kanina, napansin ko talaga dun sa mga hair, guys, is sumisiksik yung pigment doon. Pero ngayon, since nga meron na akong makeup base at meron na rin akong primer underneath, tingnan nyo kung gano'n siya ka-seamless tignan ngayon sa pisngi as compared kanina. And I do love the pigment of this one. I love it on top of a makeup base, promise. Ay, bish! May salamin kasi ako dito, kaya napapatingin ako para makita ko yung malayuan. Ay, ang ganda! Sobrang fresh. If dry skin ka, huwag mo na ito iset. Besh, sobrang ganda. So, ngayon, isiset ko yung half ng face ko with powder para makita natin siya if it's gonna blend well on top of powder. Kasi may ibang girls, di ba, na gusto nila under powder. So, iba on top of powder. Ako kasi under talaga ako kasi
ayoko ng on top of powder, nahirapan ako mag-blend. So, kita nyo naman, versus dito, dito may glow pa yung skin ko, dito wala na, since it's mattified na, so perfect, gamitin na natin si Sangria. Feeling ko tong dalawang sheen na to, sobrang perfect for the cheeks. Ayan guys, konti-konti lang din yung kinuha ko, and then I'm gonna apply it here. I think you could see how pigmented that is. But, oh my gosh, grabe yung pigment. Tuldok lang yan, besh, ha? One dot is what it takes to have this, ano mo yun, nasampal ng 10 strawberry makeup look. Okay, on top of powder, yes, it is blendable, but it can actually define yung mga dry patches ng cheeks ko. And, yeah, yun na nga yung sinabi ko is nakikita yung mga spheres. So, I'm gonna try to get a sponge and blend it. Okay, medyo mas may struggle i-blend on top of powder. Kasi nga, since dry na yung skin, and this one has thicker formula, so definitely, mas madali siyang mag-set. Although, you can still blend it, pero yun na nga, medyo mahirap nang i-blur yung edges niya. Medyo nag-work naman siya sa akin, pero I really prefer this one. Sorry guys, I have to adjust the light kasi aliwanag. I love how seamless yung itsura dito versus here na parang may patches. So, I'm just gonna reapply yung base. Okay, so, nag-apply na ulit ako ng panibagong base and I'll be using si Sangria. Yun yung gusto ko sa kanya. Tingnan niya kung gano'ng ka-seamless i-blend. Diba? Ang dali-dali niyang i-blend and ang dami-dami kong nailagay. Luka-luka ka talaga, May. Sobrang dali i-blur ng edges. So, itutuloy ko na dito, no? Para drunk blush tayo. Technically, guys, since deeper yung shade ni Sangria than chiffon, syempre, mas pigmented yung side na to. Pero, yeah, para magka-idea lang kayo ng itsura ni chiffon on medium skin and itsura ni Sangria on medium skin. Dito, medyo kasalanan ko na para may ilagay ko. But, yeah, sobrang seamless. Ayan, no? Walang patches or anything nung in-apply ko siya dito sa side na to ng on top ng makeup base and under powder. Grabe, ang ganda maka-fresh ng blush. Tingnan nyo, magsi-selfie ako, po-post ko dyan. Ngayon, isiset ko lang yung face ko, guys, with powder. Pag ganito, translucent powder ginagamit ko para hindi mag-change yung color. And tingnan nyo, grabe pa rin yung pigment niya, even na mattify na siya. So anyway, now that we are done sa ating cheeks, let's now go with the lids. And for the lids, of course, we are gonna be testing out si Amber. For Scarlet, I will be using it on the lips na lang, guys. Kasi I don't see myself using ruby red on my lid. And this, it's life and death situation. Charot. Ganito na lang, magkaiba na lang ulit. I know a lot of you is already eyeing chiffon. So, si chiffon na lang yung gagamitin ko on my other lid. I'm just gonna apply small dot. Grabe. Power talaga siya, sis. Pwede mo gawing eyeliner to eh. Huh? Kita nyo yun? Nagmumura yung isang tuldok. And look at that. Mumura siya ng pigment. I had to remove some. So, I do love these two shades. Ang ganda nung pagka-orange niya. Like, it's not too cool. Hindi siya yung tangerine Cheetos orange. Anyway, let's now proceed with the lips. And for the lips, I will be using si Sangria and then si Scarlet for the inner. Kasi alam nyo naman, until now, uso pa din ang gradient lip. So I'll be using si Sangria muna. Mm-hmm, sobrang rich ng pigment, besh. Parang kailangan ko ng brush dito, ah. And it's matte. Yung dulas niya, hindi ko masabing velvet eh, pero madulas siya. But it's not the dulas that you see on Peripera. Mga ganon. Pansinin nyo, medyo nag-iba yung color ni Sangria. Kanina naglilin siya toward reds. Ngayon, medyo red-orange siya sa lips ko. Because iba yung kulay ng lips ko sa mismong skin ko. Colors can vary talaga, guys, depending on the lighting, depending sa undertone mo, and depende rin sa color ng lips mo. Ang gusto ko lang sa mga ganito is yung hygiene talaga. And for me, kung multi-use, I would prefer yung ganito kaysa yung may mga wand. Kasi the tendency is that we use that one for everything. And yung laway na babalik dun sa product. So, for me lang naman yun na. Pili ko, ang dami ko na namang nakuha. I think you could see naman. Grabe yung pagka-ruby red niya. Di ko masyadong bet yung combination ng Scarlet at Sangria. So, I'm gonna change it. I think super okay ni Amber for gradient. I'm just gonna use Scarlet. Ayan. So anyway, mga kabesi, I'm just gonna finalize the look. Mag-a-apply lang ako ng mga kineme and I'll be back. So eto na mga kabesi, ang ating look na nagawa for today using the Ever Bilena Advanced Power Paint. So first off mga kabesi, let's talk about the packaging. So the packaging for me, there is nothing special with the packaging. It's the usual tube. For 199 pesos, hindi ako magko-complain sa kanya. 11 grams yung laman niya. Ang dami niyang laman than the usual na mga ganitong tubes. And even though naka-tube siya na ganito, is that hindi siya yung tatagas or hindi mapapasobra yung squeeze mo sa kanya dahil
thick yung consistency nito. Ang gusto kong ma-improve nila with the packaging, sana closer sa packaging yung mismong laman nung tube kasi medyo malayo-layo siya. So for the packaging, for me, it's really fine. Next, mga kebesi, for the scent. So kung medyo sensitive yung pang-amoy mo sa kanya, baka hindi mag-work yung mga ganitong products sa'yo or any product na merong scent kasi this one smells like vanilla and chocolate. Para silang pinaghalo, ganun yung level niya. Kung hindi naman sensitive yung pang-amoy mo, okay na okay siya. Sa akin ha, sensitive ang pang-amoy ko pero okay yung scent niya. Hindi rin naman matapang yung scent niya. So for me, very workable yung scent na to. Next mga kabesi is sa formulation niya. This one has thick, creamy, mousse formula. So meaning kapag sinabi natin kasing mousse, madalas yan dimethicone talaga or silicone talaga yung rich ingredient sa kanya. If ikukumpara ko guys yung formula nito, it's like a colored primer like I said. And even when I read the ingredient list, halos nasa bandang-unahan si dimethicone. So meaning talaga madami siyang content na silicone, which really gives that very lightweight feeling. Doesn't feel anything, parang wala akong nilagay on my lids, on my lips, and on my cheeks. But sa application ako medyo nag-struggle sa kanya. So sa application mga kabesi, for me, it's best applied on top of a makeup base and under powder. And this will really work if you have moisturized skin. So kapag dry skin ka or mattified na yung skin mo with powder, there's gonna be a little struggle on that. And at the same time, since nga may silicone siya, diba, ang purpose ng silicone is to fill in yung mga gaps or yung mga pores natin para smoother application. Kapag in-apply nyo siya on bare skin at meron kayong hair sa mukha nyo at meron din kayong mga visible pores, sisiksik siya doon. So, yun na yung nagmumukha siyang patchy-patchy or yung mga spheres niya is dumidikit na doon. So, yun yung hindi maganda sa kanya. Kaya nga, nung ginamit ko siya on top of a makeup base, since meron na tayong makeup base na naka-fill in na nung mga areas na yon, ang ganda niya tingnan. Sobrang seamless ng application. Wala akong naging problema. It's really, really nice on top of a makeup base. So, in terms of application, yun talaga yung the best for me. And ganun din ako with other products, not only with this one. Like, almost all products na cream, mga pots, talagang ina-apply ko siya on top ng foundation and under ng powder. Ngayon, if you wanna use this on top of powder, better na mag-apply ka muna ng any hydrating mist before you apply this one. It's very easy to apply on the lids and on the lips. The product sits well sa aking lips and kita nyo naman kanina, nag-stain na yung shade na scarlet sa kanya nung tinanggal ko. And for the lids is, yeah, look at that. Maganda siya sa lids. It's really blendable. But I will advise guys sana, if medyo nahihirapan na kayo i-blend yung edges, get a brush, yung medyo dense na ganito, parang pencil brush, blend yun lang yung edges. Kasi if gagamit kayo ng fluffy na brush, hindi nyo siya mabiblend dahil nga nakadikit na yung product, kaya medyo thick yung product. Let's into a mousse matte. Hindi ko kasi masabi talaga like velvet siya, iba kasi yung feeling ng velvet talaga. So, set naman siya into matte, so no problem with that. If you have oily lids, hindi siya maglaline. So akin na, hindi ko sinato with powder, pero look at that. Hindi nag-line-line kineme yung sa lids ko. Next, for the finish, definitely this is matte finish. Guys, naglagay lang ako ng highlighter. Ha? Yung glow na yan, hindi yan from here. So, this one is matte finish. So, if oily skin ka, definitely you're gonna benefit from it. And the good thing about matte finish product is that it lasts long. So, since matte nga siya, so, syempre, mas matindi yung kapit niya ngayon sa skin natin. Mili ka lang longevity or glowy. Ganun, besh. Pero ha, that's not a bad thing kasi kaya nga inimbento may mga highlighters and all naman. Kaya for me, okay lang yun. Okay lang na matte siya. I love it. Next is for the pigmentation. I think wala na tayong pagtatalunan sa pigmentation. Sobrang grabe. Like, totoo yung claims niya na power siya, besh. Like, super power paint talaga siya. So far ha, sa lahat ng multi-use na nagamit ko, ito yung pinaka-pigmented. So, for my shade recommendation, guys, if same tayo ng skin tone, you can try chiffon and amber. These two shades will definitely complement. So, yun na naman. So, overall, for my verdict, guys, ha, mas marami sa akin yung pros niya than cons. For me, I'm gonna recommend the Everblend Advanced Power Paint. I think you can even use this for your creative makeup looks. Ganun ka-opaque yung pigment niya. So right now, it's 2:54 in the afternoon. So I'm gonna update you later, mga kabes, if how it's gonna look like. By the way, guys, I'm not gonna set my face with my favorite setting spray. Kasi I know kapag sinet ko to with setting spray, talaga maglalash siya all day. As in, maniwala kayo, grabe yung setting spray na yun. Kita-kits later, mga kabes. Hi, guys! Let's do the wear test update. Hindi ko may alam kung makikita nyo, pero 8:01 na ng gabi. So here is the update regarding the Everblend na Power Paint. So 2:54 ako nag-update sa inyo. So, that's around 3 o'clock. And it's 8 o'clock. So, 5 hours ang nasa mukha ko si Power Paint. And look at that!
In fairness, sa highlighter ko, nandun pa. Nag-oil up na ako, of course. Kinidong ko, besh. Kitang-kita na. Pero tingnan nyo, sobrang pampaka. By the way, hindi ako nag-setting spray or anything. It's just that, ayun lang talaga yung ginamit ko. Ang dami pa rin pigment na natira. Halos kalahati pa. Actually, feeling ko more than half pa nga eh. Siguro mga around 60% natirang pigment. Considering it's been 5 hours. Kaya kita nyo naman yung T-zone ko. Pati yung pisngi ko, medyo oily na ng konti. Pero the pigment is still there. So, ima-max out ko to maya-maya. Siguro hanggang mga 7 hours. And then, if it lasted more than 7 hours, then, ay nanalo na, besh. Yun lang. Kailangan lang talaga dito, moisturize yung skin mo. Or, don't apply it on top of powder. Kasi talagang patchy siya. So, laters mga kabesi. Hola, kabesi. So, forgive the Hogarden Versace face. So, kakatapos lang ng miti ko. 11 in the evening. So, 8 hours lang nasa mukha ko yung blush. And I must say, nakitang-kita pa rin siya. Especially on the lids. On the lids, ang dami pa. Grabe, yung breakout ko ngayon. It's the time of the month. Kaya, I hate this time of the month. Charot. Anyway, so going back to the blush, it's still there. Yeah, after 8 hours. And I can say na talagang long-lasting siya. Ito yung casual wear test, ha. Hindi ako nag-workout. Naglinis-linis, punas-punas lang ako. Wala talagang like massive na action naman. Kaya, understandable din na nandiyan pa rin siya. Pero, it's really nice na, oh my gosh, everything is still in there. So, I therefore conclude na talagang legit, super long-lasting talaga niya. So, forgive talaga the haggard face, guys. I mean, I'm so tired. I wanna sleep. Pero, ayun, at least, di ba, nakita natin siya na how it works under stress. Charot. Pero, yeah, I'm glad na nagla siya ng matagal. So, in terms of longevity, then definitely thumbs up on the lids and cheeks. Sa lips, hindi. Hindi na rin siya nag-stain or anything. Wala na nangyari sa kanya. So, that's fine. Sa lips, walang problema sa akin whether it's gonna last long or not. May hindi ako mag-retouch. No problem with that. So, that's just the weirdest update. So, balik na tayo sa main video. So, ayan mga kabesi ang ating video for today. So, if you are interested to try itong Evervilana na Power Paint, the pigment, guys, is really worth your money. So, ayan mga kabesi ang ating video for today. Maraming salamat sa panonood. If natry nyo na yung product na to, let me know in the comment section how it worked or if it did not work for you. So, ayan lang. Maraming salamat sa panonood mga kabesi. If na-enjoy mo itong video na to, please don't forget to give this a thumbs up. And you might consider subscribing to my channel if hindi ka pa subscribe. Pwede mo rin ako i-follow sa aking mga social media accounts. I am May A. Layog on Instagram, Facebook, and Twitter. Again, mga kabesi, maraming salamat sa panonood. And I'll see you on my next video. God bless us all, guys! And bye!